guideline sa division office, we expect this to be delivered as a district report. Dili po individual ang kuhan na pagbalik ito, dili kong first school. Mm-hmm. So, ini na mga tuuan, yaw na di ang original appointments, original documents. So, ang listahan na ini, please do not take, do not damage, or do not discard any documents within the 201 files. Because these are division copy. No? Sa division ni sila. Pag kapaman niyo yung pili, ibalik niyo sa division. So while these folders are here, they are under your responsibility and liability. No? So dali-dalian niyo yung pagbalik para mabalik sa ang liabilities. Yeah. Ang naiba rin na folders, tagduha or tagtulo. I think hindi na ako kinangalan explain ang reason, but kuan na lang, tibuo na lang nato sa isa. If nakaprepare na mo at kung iyong mga kuwang files ang photocopy, yato na lang ang gamiton. Nakaprepare ba ka mo? Yes. Okay. So yato na lang ang gamiton since bago sila na folders, bago na table of contents and tabbing. So yato na lang ang gamiton ang mga contents na di ibalhin na ito. Do not take, no? Bili pagkuhaan ang yating sa division copy. Kung may inyo makita na gusto niyo gamiton, yun ang photocopy. And then, pasitisihi. As school heads, you are allowed to sitisi. Okay? Tapos, kung makikita mo extra, let's say, may extra teacher 3 ninyo, teacher 2, sa baba. Ayaw ninyo kuha. Butang lang sa diha. Ipagbalik lang niyo sa division office, ako pa rin si Bart, tanaw na rin ako isa-isa. Pagkita na ako ng dubli, ako ihatag sa magpa-receive sa ako. Ako ihatag, pero na ito lang na mo. To make sure na matrack ang document na niad ko na ani na person. E kung paka-online ninyo, di naman ni kabalo kung sa inyong gibilin din eh. No? Dapat ang naan sa division office original and guilt team o itanaw sa atong validator tagaakuan pagka sa isi. Nagpa-prime ng ta, this is an effort for our application for Prime Measure M Level 2. So, if you notice, yung nagdagan-dagan at mga seminars, kung gusto na kan, so mo na nga itong iakas. Okay, contents of the 201. Sa top 8, appointments. So, all held positions. From teacher 1 up to your present. No? Tanan, dapat na A. Kung wala ganit delay, pag photocopy mo, i-insert. Okay? And then, oath of office and assumption to duty, mag-appeal po mo with CTC. Kung wala delay, photocopy lang inyo ang touch with CTC na. Pero, katong time na wala ganyan, di ba na ay time na wala yung ato mga auto office o assumption? Katong taraan pa? Oh, ayun na ninyo po sa kung sa lang na sa ato. Kaya basic na kaya ako sa personal file, ito na lang ito copy. Ayun na po, di-include din yung inyong original na personal file, isulod rin. Okay, nyo man na. Okay. For the PDS, kumpleto lang ato, tanaw na ito na ito mga PDS, kumpleto niya sa ato. Dapat may picture, may signature, may eye, may kanantang mark, and then a date. Importante ang date kay Isay, hindi po pinunsa na siya na PDS. No? Kay walang pa yung notary, di ba sa notary ani, na ay date. Sa ato bang, walay date. So dito may magbantay. Kung walay notary, walay pa dito sa date sa baba. So question mo rin yung PDS. That is a CEC form, dili na ato, division form. So, kung pag-abot na sa kuwan, CC, muntul yun na. Next, ang sa designation. Tiktaman na nga kung ban. Ang sa designation, ang sa letter G, designation order, no need na ng IPCR. No?
Ang IPCR, did po makareflect ang inyong designation. Kung inyong bang i-perform ang inyong designations. No? Okay, pagkusahay, pagpasa, walay day. Maglibog man yung kung sana, kung sana na year. And then, kumpleto ko po ang sa tab ay naalila ang NOSI, NOSA, and service record. Okay, for service record, sa una, data nag-request for 201 updating. Sa pagkakaroon, ang division office na ikap na ma-update ang tanan service record. Aside for the IOS, yung IOS nagbunit na nila pagaling service record. So far, ang elementary medyo okay na, but ang secondary, atrasado pa ta. So, hulatan lang na ito. Ayaw lang po sa request para lang sa tuuan. But if you need, kung mag-load mo or sabak, pwede lang maka-request. And then, sa medical certificate, verification, form 211 na siya. As far as I know, original and re-employment. No? Original and re-employment. Same as in the clearance. Tapos, for sa mga kuan, sa mga uban na rin na ay naka-include na, I think, maternity leave. Di sa una din na-include sa tuwan. Ibutang na lang dito palihog sa tag ng clearance. No? Okay, para lima po ng uban na ito na importante na kuan na padding. Also, sa bago ko nga na kung process na ito, strike ko na ang clearances. Even transfers from one school to another, di ba, magpa-clearance kaya po, please isulod na lang dito na tab. Okay. And then, may ako i-send na presentation kay Sir Milbert at Tanang AOS Analysis. At kuyo ay makita ng mga instructions, examples of tuuan, and also, importantly, ang separation. Because one of our issues today, ang GSIS, daghan na dugang na kuan na requirements. Strict po sila. Sumaluwi kami in taon, may mag-apply na ito, at magbalik-balik sa kuan sa GSIS. Isip kami magkatabang, kay GSIS man na. Dapat personal ka mo ng kanto para matagaan ka mo ng assistance, ma-advisean ka mo ng sakto. Kung sino ito mo retire or mo resign, no? Pati po sa death claim. Kompleto ito, all types of separation niya on ito. Except for separation from one district to another. Okay, like naman na, kung naman na transfer ng district. Okay, ang punta ko ninyo regarding sa separation is si Ma'am Milaraz. Na i-contact number nga ito na ayaw mo pangalihog sa division office bisan kinsa niyo kaila. If your concern is separation, please directly coordinate with Ma'am Milaraz. Siya lang bahala sa inyong papel. Tagaan lang mo ang nagbisita, makita mo po ninyo sa kuan kung sa inyong dapat i-comply. Pag ma-comply na rin ito, tanan, kami nang bahala sa division office. Okay. Kumpletuhan lang din ninyo ang kuan, requirements na inyo. So, any questions? Simple naman ang kuan. Ato ang pwede ko maligo rami magpa-receive. Any questions regarding the contents of the 41? Clarification. Nan? Okay, how about na ito process kuman? Pwede na ako maka-start? Yes, ready na ka na?